Magwawala ang Diyos. Yung apoy na yan ay lilipol sa bawat tao na hindi nasakop ng Ebanghelyo. Nakita niyo, hinahagis yung angel. Diba? Yan yung pinakikita, yung mga isla na walang kwenta. Ganun ang gagawin sa mga tao. Kaya napakahalaga na hindi natin iwanan, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ito, anuman ang maging problema. Ano po? Anuman ang pagdaanan natin mabigat sa buhay, huwag natin nire-reject. Kasi, naku, eh mabuti ka pang hindi sumampalataya kaysa ikaw umalis. So, ayan, magwawala yung parusa ng Diyos na apoy at dyan na nga, ang sabi doon, ano yun? Gnashing of teeth. Diba? Sabi doon. So, mahalagang mai-remind ito lagi sa bawat isa sa atin na huwag nating pababayaan ang pananampalataya. Ano po? This ended Jesus parable, but he then summarizes its meaning so it will be at the end of the age, he said. Sabi niya, no? The phrase, the end of the age refers to the end. So, kingdom of this earth, the kingdom of this world will end, and the kingdom of God will fill the earth. Pinag-aralan natin sa Revelation niya, hindi po ba? Then this earth will be replaced with a new earth in a new heaven. Papalitan to. Sabi ng saksi ni Jehovah, dito daw paraiso. Hindi. Hindi ito. Inaral natin sa Revelation na yan. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Papalitan yung corruption ng mundo eh. Ba't mananatili ito? Papalitan to kasi nandito yung kabulukan. Yung mga tao sa new earth and new heaven, walang flesh. Doon yun eh. Di ba? Dito may flesh, kaya ito laging nagkakasala sa Diyos. Di po ba? So, papalitan ng new heaven and the new earth. Ayan, for the first heaven and the first earth had passed away. Lumipas na yun. Patay na yun. 1351, have you understood all these things? They said to him, yes. Kasi kung hindi nyo naintindihan, sabi ng ating Panginoong Jesus, Pedro, halika-halika. Ganon. Kinakausap niya ng paligid kung ano yung ibig sabihin. Dahil nga, yung mga Saduceo, Iskriba at Pariseo, may mga daladalayang kasulatan, ina-analyze nila paano magsalita si Jesus Christ. Hindi namin gets. Kasi nga, matigas ang puso ninyo. Kaya hindi nyo manintindihan. Diba ganon? 1351-52. Matthew concludes Jesus' teachings and parables with a question from Jesus to his disciples and an exciting riddle about what understanding the scriptures and seeking the kingdom is like. Jesus said to them, have you understood all these things? They said to him, yes, Lord. Then he said to them, therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. So tinutukoy dyan na scribe, lahat nung nakakaalam nung salita ng Diyos. Maging pastor ka man, preacher ka man, ikaw, tayo, na nakakaalam ng Old and New Testament, alam natin yan, eh hindi lang tayo babase sa Old Testament. Ano, babase tayo sa New Testament. Kasi ito nga yung reference na lang yung Old. Eh. Kasi ito nga yung testamento ng ating Panginoong Jesus. Treasures new and old, the parable of the householder. So, merong pananagutan ang mga tagapagturo sa Diyos kasi kayo ang nag-i-interpret ng Bible. Paano mo in-interpret dito sa mic na ito yung salita ng Diyos? Paano mo ipinarinig sa mga kapatiran? Dinaya mo ba? Mananagot ka sa Diyos. Nilalarawan lang yung iskriba, pero ang tinutukoy generally, lahat ng mga nag-aaral na yan tungkol sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga preacher na yan, mga pastor na yan, mga pari na yan, mga ministro na yan, lahat kayo na nag-aaral to, malaki ang pananagutan nyo sa Diyos. Lalo na kung hindi nyo isuturo yung tama. No? They said to him, yes, Lord, we wonder if the disciples really did understand Jesus here. However, Jesus did not deny their claim to understand. Every scribe instructed concerning the kingdom. O lahat daw ng tinuruan. Pinakita lang yung scribe, pero ibig sabihin, lahat tayo na nagbabasa nito. Lahat tayo na nag-aral nito. K
kay kapatiran ka man o hindi ka tumatayo dito, lahat tayo. Ano? Paano mo susundin ito sa araw-araw ng iyong buhay? Paano mo ito isasabuhay? Paano mo ito isishare? Diba? Jesus said that everyone who really knows God's word both will know the old and learn the new of the kingdom. Kala nyo, kami lang may pananagutan. Hindi. Kayo rin. Mga kapatid na nakaupo dyan, dapat nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Sa makamundong teknolohiya ngayon, mas naisishare pa ng tao yung mga may kinalaman sa FB na yan, mga pinopost na mga bagong damit, sapatos, bags, may nauso ngayon, sweldo, nagkukulang kayo doon. Dapat i-share nyo, Word of God, kagaya ng Brother Jason, at bigay ng mga niya, may talata. Yun ang kailangan, kasi magpapaalala yun sa mga kapatid. Hindi naman tayo laging malakas. Hindi naman tayo laging equipped sa pananampalataya. Yung iba nang hihina, ayaw na sumamba. Eh di okay sumamba. Diba? Hindi naman ito sa kilitan eh. Nandun pa rin yung tinatawag na pagpapaalala. Nandun pa rin. A scribe is someone who understands the meaning and messages of written words, specifically the scriptures. Scribes possess a deep and wide understanding of the scriptures, their meaning and message. Lalong-lalo na kayo. Kayo na mga nagpapakilala, yung mga iskriba na yan. Sabi ng ating Panginoong Jesus, tinutwist nyo yung totoo. Ba't hindi nyo nabasa na dadating ako, ang Messiah? Bakit nyo ako pinatay? Parang gano'n. Jesus says that every scribe, sabihin ng everyone who understands the scriptures well, lahat tayo responsible dito. Who becomes a disciple who diligently seeks the kingdom of heaven is like a head of household, one who has authority over his treasure. A scribe's treasure is his knowledge and understanding of the scripture. Ayon sa mga Gawa 13:39, sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moses. So hindi puro Old Testament lang. Ang ginagawa nga ng iba, mostly yung mga pastor na yan, ang kinukuha dyan mostly din ikapo. Kaya yung mga babaeng pastora, napakatatakaw ng pera. Panuorin nyo. Ano ho? Nalulungkot daw siya pag ang kongregasyon konti ang pag. Kasi may 10% siya doon. O tayo, may tinuro ba tayo? May 10% si Brother Wheeler sa inyo. Meron ba? Sumpahin ako ng Diyos. Wala akong tinuro ah. Ano ho? Nagtataka ako at ang lalakas ng